Kinundena ng mga estudyante ng De La Salle College of St. Benilde ang nangyari sa kanilang kaeskwela o sa kanilang eskwela na si Julio Servando. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang Tau Gamma Phi Fraternity na siyang itinuturong na sa likod ng hazing. Magsasagawa raw sila ng sariling investigasyon sa nangyari. My report, si Steve Dailisa. Masakit because nakikita mo yung anak mo na iniila by his fate. And nakikita mo yung last few moments niya when he was still alive, he attempted to stand up. Pero hindi niya kaya bumagsak sa ulit. Magkahalong panghihinayang at galit ang nararamdaman ngayon ni Aurelio Servando. Kung nadala lang daw kasi agad sa ospital ang anak niyang si Julio, posibleng nabuhay pa siya. Kasunod ng pagsuko ng isang lang miyembro, nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng biktima ang pamunuan ng Tau Gamma Phi Fraternity na itinuturong nasa likod ng hazing. Magsasagawa raw sila ng sariling investigasyon sa nangyari. The officers and members of the Tau Gamma Phi Fraternity offer their deepest condolences to the family of Julio Cesar Servando. Habang patuloy ang imbestigasyon, hustisya ang sigaw para sa biktima. Kanina nagtipon-tipon ng mga kaibigan at kaskwela ni Julio sa labas ng De La Salle College of St. Benilde para magsindi ng mga kandila. At pinapanalangin po namin na lahat po kami talaga na shock na uy, bigla siyang nawala kasi dahil doon nga sa nangyari. Lahat ng mga ka-close ni Serbs ngayon, makukuha rin ni Serbs yung justice na dinideserve niya. Ayon sa presidente ng CSB Central Student Government, hindi kinikilala sa kanilang eskwelahan ang fraternities at sororities. Katunayan, pumipirma pa raw ng waiver ang mga estudyante na hindi sila sasali sa mga ganitong grupo. They should not be part of any fraternities or sororities. Thus, it is also stipulated in the handbook na if you will be engaging in fraternities or sororities, you will be subject to a discipline sanction. Sa kanan daw magkakaroon ng saysayang maagang pagwakas ng buhay ni Julio Servando kapag tuluyan na rin natuldukan ang tinatawag na fraternity-related violence. Kaya kasabay ng pagluluksa ng buong Benilden community ang panawagan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng RA 8049 o ang anti-hazing law. Nangako naman si Pangulong Ninoy Aquino na lalong paiigtingin ang pagpapatupad ng batas kontra hazing. Nananawagan din siya sa mga alumni ng iba't ibang fraternity sa bansa na gawa ng paraan para ihinto ang kultura ng hazing sa mga paaralan. I'm not a member of a fraternity, but to inflict such harm on people you will call brothers, it really escapes any logic that I can fathom. Steve Dailisan, GMA News.